Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong cura paroko, Reverend Father Douglas Digbadong. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus. Kaisa sa haring nakapako sa krus, dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pong 40 araw na paghahanda o Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang,
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Pinabukal ng Diyos ang tubig mula sa bato upang may mainom sila. Sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel.
Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo pong lahat. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihat natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tula at galak. Tugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Tugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Tugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Pagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Aming pinalalaginan, tagapagligtas ng tanan, Panginoon, kami bigyan ng tubig na sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose.
Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritan ang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Tumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan Niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok, saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom o ang uminom ng tubig na ito'y muling mabubuhay. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus. "Sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Dumating ang sandaling iyon, ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Ali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabbi, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na?
Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, inugna at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Tinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang Yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng Sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa haba ng ating pong kwento sa Ebanghelyo, hanggang saan ang inyong nakayang tanggapin? Umpisa lang. Tapos wala na, lutang na ulit. Hanggang saan ang kwento na inyo pong matatandaan? Sige, mag-usap muna kayong magkatabi. Hanggang saan ang naaalala ninyong kwento? Misang kayo, no, sa kahabaan, madaling mapukaw, madaling maagaw ng mga iniisip natin, no? O anong pupuntahan mo mamaya, anong lulutuin mamaya, anong inaalala mo mamaya. Kaya tuloy, nakakalimutan natin lagi yung kung ano ang aral na nais na ibigay sa atin ngayon. Tayo po ay nasa 3rd linggo ng atin pong paglalakbay. Iba't ibang lugar, iba't ibang venue o destinasyon ang atin pong pinupuntahan o kung saan tayo dinadala ni Jesus para ipaunawa lang sa atin at maipaintindi kung gaano tayo kahalaga, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Tingnan po, balikan ko lang ng konti, no? Kasi iba pag yung pag 6 a.m., yung batch ng 6 a.m., yan, medyo mga senior na yan, no? Kaya kahit anong tanong ko, hindi na naman makakasagot yan. Kaya dito na lang ako, no? Review lang tayo ng konti. Noong unang linggo, tayo po ay dinala sa isang disyerto at ipinaalala sa atin yung karanasan ni Jesus na maging si Jesus ay tinukso. Maging si Jesus, ha? At ang bawat panunukso na kanyang naranasan ay naranasan at nararanasan natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin hindi natin kakayanin tanggihan o labanan ang inaalok ng tukso. Tukso sa kapangyarihan, tukso sa kayamanan, tukso sa kasikatan. Itong tatlong ito, no? Favorite itong gamitin ng demonyo. 2nd linggo, dinala naman tayo sa bundok kung saan ipinakita sa mga alagad ang kaluwalhatian ni Jesus, yung pagbabagong anyo. Pero importante doon ay yung mensahe na sinabing, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. O ngayon naman, punta naman tayo sa isang bayan sa Samaria. At specifically, yung lugar na kung saan mayroong balon ni Jacob. Anong meron sa balon? Ha? Tubig. No? Balon.
Naupo si Jesus doon sa balon kung saan paparating ang isang Samaritana, isang babae. Pag sinabing Samaritana, itinuturing ito ng mga Hudyo na makasalanan. Outcast, hindi pinapansin, mababang uri. Samaritana na, babae pa. Pero dito po ay no, renege ni Jesus yung kultura o yung batas nila na bawal makipag-usap ang isang lalaking Hudyo sa isang babaeng Samaritana. Pero tinanggal yon ni Jesus. Siya mismo ang nag-initiate. Siya mismo ang no, nanguna para makipag-usap sa babaeng ito. Na kung titingnan natin sa konteksto natin, nasa balon, ang babaeng ito ay may pagkauhaw. Tanungin nyo nga ulit yung katabi ninyo, uhaw ka ba? Pwede, saan ka uhaw? No? Saan ka nauuhaw? Kung yung panunokso, uhaw ka ba sa kapangyarihan? Uhaw ka ba sa no, sa pera? Uhaw ka ba sa pansin? Saan dyan? Kasi pag hindi mo natukoy kung saan ka uhaw, hindi mo malalaman na lumulubog ka na sa pagkauhaw na yan na umaabot sa pagtalikod natin sa Diyos. Kasi nga, yung pagkauhaw, ipipilitin mong mapahid o matanggal yung iyong pagkauhaw. Tingnan natin yung mga no, mga karanasan natin. Kung uhaw ka sa... Kasi ito pong babae, narinig nyo naman, no? Sabi dito, nung sinusubukan ni Jesus na sabihin, sige, umuwi ka, dalhin mo dito yung asawa mo. Sabi, wala po akong asawa. Oo, wala kang asawa. Pang-anim na yung lalaking kinakasama mo. Kinakasama. Malinaw yon, no? Pag hindi kasal, kinakasama yan. Hindi yan asawa. Kahit may anak pa, ha? Kahit may anak pa, hindi mag-asawa yan. Kinakasama ang tawag dyan. Live-in partner, yan. O, pero sabi nga, nakailang lalaki itong babaeng ito na para sabihin natin, palipat-lipat, papalit-palit, o pwedeng yung ibang lalaki namatay na, yung ibang lalaki iniwan na siya, o kaya tinapos na yung relasyon. Pero hindi siya natitigil na maghanap ng lalaki. Kasi nga, may pangangailangan siya sa lalaki. Uhaw sa lalaki. Uhaw sa pagmamahal. Uhaw sa pansin. Ano ninyo ulit yung katabi ninyo? Uhaw ka ba? Tingnan natin, no? Kasi tanging si Jesus, no? Tanging si Jesus ang pumawi ng pagkauhaw ng babaeng ito. At sinasabi din sa atin, si Jesus lang din talaga ang makapagpupuno ng ating mga pagkauhaw. Yung ating mga hinahanap na kahit anong gawin natin, kahit ilang galon ng pundador, ng emperador ang inumin mo, hindi mapapawi yung pagkauha mo yan. Hahanap at hahanap ka, dadagdag ka ng dadagdag lang dyan. Dati isang bote lang, ngayon isang case na. Bukas, tatlong case na. Kasi meron kang hinahanap lagi. Kahit na, no, pagkauha mo na nabuboard ka, gusto mo lang naman maglibang, kaya dati, karakrus lang. Ngayon, kasino na. Kasi binabalik-balikan mo yung akala mong makakapawi ng pagkauhaw mo. Lalo tigit sa relasyon. Sa lalaki man o sa babae, magpapapalit-palit ka lang, pero hindi mo matukoy bakit may kulang. Yung hindi na fulfill, no? Yung
inahanap mo. Hindi talaga eh. At ang sinasabi sa atin, ito lang talaga, si Kristo lang talaga. Kapag natanggap mo o tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, sapat na yan at masasabi mong okay na ako. Tanong, tinanggap na ba natin si Jesus? Eh kahit nagsisimba tayo, kahit ano pang debosyon ang ginagawa natin, pag hindi mo tinanggap si Jesus, hahanap at hahanap ka ng lalaki. Papatol sa iyo o papatulan mo. Hanap ka ng hahanap ng kung anumang bisyo na inaakala mo magpapasaya sa iyo. Hindi pa naman buti, ha? Kaya nga nasa panahon tayo ng Kwaresma para mas magkaroon tayo ng malalim na pagninilay. Kapag napagnilayan natin at nakita na natin kung saan tayo dinala ng ating mga pagkauhaw, umalik tayo sa Diyos. Tanging sa Jesus ang papawi ating mga pagkauhaw sa buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay nga ang ating Panginoon, ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo makasalok sa tubig ng buhay. Siyang papawi sa ating pagkauhaw, ang ating itutugon. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig ng buhay sa kanilang ministeryo at paglilingkod, sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampublikong at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan
sarili mabialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang God at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay babae.
namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan love tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ng lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan, kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang ating pong second collection ay para sa alay kapwa. At sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay. Magsa kapwa buhay mo ay sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at tandaan.
Sa darating na linggo, 19 ng Marso, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas sa mga tatay bilang pagunita kay San Jose. Araw ng Lunes, 20 ng Marso, kapistahan ni San Jose. Ang pagbabasbas sa mga tatay ay pagkatapos ng 6 na gabing misa. Dahil ang mga ama ay haligi ng tahanan, iniimbitahan na makasama nila ang kanilang mag-anak. Ang ating simbahan, ang Nuestra Señora de la Soledad, ay nagnanais na magbigay ng tulong sa ating mga kapatid na Aita sa Porac, Pampanga. Sa mga gustong mag-abot ng tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Muli po sa inyong pag-uwi, kung pwede lang po, no? Kung pwede lang naman, makapagbaon po kayo ng Andog Solidad, no? Nandyan sa pinto, kusa, no? Yung kusa ninyong pagkuha. Pwede namang higit sa isa, tapos pamigay ninyo, baka mayroong mga establishment, no? Sa kapitbahay nyo na po pwedeng ilagak po itong Handog Solidad, no? At kung ano man po ang mailagay dito, ay pakidala po ito sa Webe Santo, sa Holy Thursday, at ito po ang iaalay po natin sa Misa. So, at lahat naman po ng malilikom natin na pondo ay para po sa charity program ng ating simbahan, katulad ng atin pong pagbisita sa Aita Community sa Porac, Pampanga sa April 1. So, magdadala po tayo ng o ano man ang pwede natin na maibigay sa kanila, tulad ng bigas, mantika, sabon, pagkain ng bata, o damit, laruan, maging alcohol, no? Pwede po para din sa mga community, Aita community natin sa Porac, yung mga indigent natin doon. So, pwede pong online donation, basta i-identify lang po na ito ay for Aita community, para kasi kung ano intention, doon po natin yon ibibigay. So, yun. And every Friday, inimbitahan po kayo sa ating parish Stations of the Cross. Every Friday po yan, 6 p.m. Lumalabas po tayo at pumupunta tayo sa iba't ibang barangay na sakop ng ating pong parokya para mas maimulat natin ang ating mga parokyano tungkol sa gawain na pang-Paskwa o pang-Kwaresma. So sana po meron pa tayong 2 Biyernes pa, no, bago tuluyan na pumasok tayo sa panahon ng mga mahal na araw. Salamat po ulit sa mga tulong, mga donations sa GCash man o sa bank account. Maraming salamat po. Magsitayo ng lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinumanang sa sarili lamang, walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At isa.